Afternoon na. Ayan, tinatamad ako ngayong araw na ito. Kasi, hindi kami nakalabas. Hindi pa naman Sabado, nandito si Joy ko. Hindi sila isinahaman ni asawa. Kasi pupunta sila ng hospital ng aking biyana na babae. May ano siya. Malapit na kasi siyang operahan. Operahan kasi ang ano niya, ang tuhod niya. Andun si Joey. Nalulungkot ka siya kasi hindi siya nakapadalo kay Sheila. At si Coco, andito sa tabi ko, ayan. Malungkot sila kapag ka hindi nakakalabas. At ako nandito sa sofa. Tinatry kong matulog. Kasi ano, yung parang gusto kong maidlip. Kaya lang, hindi ako makatulog. Kapag ka sinabi kong lalabas, yung dalawang yan, ang bilis niyan. Joey, you wanna go out? Yeah? You wanna go out? Coco, you wanna go out? Huh? Yeah! Yes? I think so! What about you, Joey? You wanna go out? Huh? You wanna go out? You wanna go out? Come on! Or you wanna sleep? What? You wanna sleep? I think Coco wants to go out. Hindi pati siya kumain. Joey, what about you? Gusto lumabas? Diyan lang sa tapat? Hmm? Come on, let's go. Come on. But, yes, we're going out. But first, you need to wear your harness. Come on, here. Come on. Guys. Coco, behave. Napan mo yung camera. Ang bait mo. Ano naman si Joey? Okay. Coco. Joey, here. Sit. Sit down. Coco, behave. Sit. Okay? No. No. I need your leg. Ang kulit itong dalawang ito. Makakainis. Okay. Oh, hey, relax. Coco, relax. Okay? Shh. Isa-isa lang. Sit. Sit up. Coco, come here. Ayan, parang baliw. Oh, come on. Nababaliw na si Coco. Si Joey behave. Right, Joey? Behave lang yan. Samantalang si Coco parang nababaliw na. Come here. Sit down. Coco, come here. Sit. Sit. Coco. Coco. Wait. Masyado kong excited, ha? Wait. Stop. No licking! Yan, ang katali na. Pinag-isa ko lang kasi, naku, nanghihilo ng bonggam-bongga. Ayan, nauuna na naman si Joey. Diyan lang naman tayo sa tapat. Init na sa labas. Hindi tayo pupunta sa malayo, diyan lang tayo sa tapat, okay? Pero magdadala ako ng susi kasi nalak ko. Man. May ano? May tao. Ito yung garahe namin, itong unang pinto. Medyo malayo siya sa bahay. Sige,
dito naman. Parking space din dito. Tatlo, ay apat. Tapos doon yung labas. Ayun na yung labas. Ang gagawin natin dito. Gaamoy-amoy sa labas. Sa tayo pupunta? Yun ang aming kapitbahay. May sasakyan. May inaayos ata dyan. Ito yung kapitbahay namin. Ito yung kanilang garahe. Itong apat na to. Dito kami dadaan sa likod. May daanan dito. Ayan dyan. Taraan! Yung dito yung nakatira sa dulo. Dito yung daanan nila. Ayan. Ito yung mga kapitbahay namin. Tapos dun sa dulo ang aming bahay. Come on guys! Come on! It's not your house! Ito yung kapitbahay namin. Tapos andun yung aming garahe. Andun. Tapos dito yung parking area. Sa tapat ng bahay namin. Tapos ito yung aming bahay. Nakalagay kami dito sa pintong ano, no? Solicitors. Pero mayroon pa rin pumupunta dito minsan. Tulad nung isang araw o kahapon, may nag-doorbell. Tapos ako nagbukas. Akala ko kapitbahay. May bata. Tapos may dala siyang mga ano, coupons daw. Parang nag-ano siya. Nagbebenta. $20 each. Siyempre, hindi kami bibili para sa ano. Para saan naman yun, di ba? Hey, boys. That's it. Come on. Yun lang ang ano natin, pasyal. Yun lang sa tapat. Eh, mainit na mamaya pag pupunta ng malayo. That's it. Go. Yun na nga eh. Yung nabambit ko kanina na papalitan ng tuhod yung aking hindi ano na babae. Yes. Papalitan. Di ba? Parang ano lang. Magpapalit lang ng ano. Ng bagay. Kasi nga nagkaroon siya ng ano ng damage sa tuwod. Meron na siya talaga dapat. Meron na siya talagang ano nakalagay na parang metal. Kaya lang ay parang hindi na pwede. Ayun, tatanggalin na yung pinakatuhod talaga tapos papalta ng ano ng yung buong tuhod. Papalta na. Metal ata ilalagay. Saan na kaya yung dalawa? Tahimik na. Napin natin yung dalawa. Asan? Oops, nandito pala sa likod ko. What, Coco? Where's Joey? Aha, where have you been? Why are you hiding? Why are you hiding? Huh? Why? Punta naman siya sa kanyang pwesto, sa ilalim ng aparador. Ayan ang pwesto ni Joey. Ayan, dahil wala akong magawa. Magduluto ako ng champurado kasi paborito ni Angel. Meron kami ditong cocoa, kaya ayan, pwedeng gumawa ng champurado. At meron akong asukal na pula. Matagal na to, eh, para magamit. Nilagay ko na sa garapon, bali dalawang garapon yun. Wala na masyadong laman ang aming stock. Hindi pa kami nakakapag-grocery. Yun, ito. Nilagay ko sa champurado. Nakasalang na yung bigas, yan. Isang taka lang. Kasi dadami naman siya, di ba? Bukulo na. Kasi nga pala hindi ito, ano, malagkit. Hindi katulad ng niluto ni Mom's Juvero's Kitchen. Shoutout kay Mom's Juvero's. Sakto kasi, nagbisita ako sa bahay niya. Ayan, nagluluto rin siya ng champurado. Nga lang, wala akong tuyo. At saka, hindi malagkit ang aking, ano, gamit. Wala kaming malagkit. Pero pwede na rin yan. Lalagay ko na ang cocoa. Kasama na din yung asukal. Parang kulang. Ayan, umitim na. O, diba? Ayan, duto na. Pwede na to. Pagdating ni Angel, naku, talag sigurado, ito na ang kakainin nun. Kasi kapag ka dumarating siya, gutom na gutom daw siya. Kasi yung baon niya, ano lang, sandwich. Lalasahan ko yung aking nilutong champurado. Masarap ba?
Tamis. Masarap sana kung malagkit, di ba? Kailan pwede na yan. Let's eat!